Isa mapagpalang araw po sa bawat isa. At nandito naman po muli ako, Pastor Ronnie Garciano. Ngayong hapon po, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Dito po sa aklat po ng Mateo chapter 5. At dalawang aklat po ang pag-aaralan natin. Mateo chapter 5 verse 45. And 46 o 45 lang rather. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Manaming Diyos sa banal at dakila sa lahat, minsan pa po ako ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan, at salamat sa opportunity hindi mong binigay sa amin kung mag-aaral ninyo pong mga salita. Kayo po ang manguna at pagpalain niyo po ang bawat sa makikinig ng inyong mga salita sa araw pong ito. Ito pong aking samot na langin sa pangalan namin Panginoong Yesus. Amen, amen. Sabi po rito, pag-aaralan po natin po pala ay two kinds of grace. Dalawang uri ng biyaya. Sabi po rito, in verse 45, Matthew chapter 5 verse 45, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Sa isa pong nating pag-aaralan, dito naman po sa Epeso chapter 2 verse 8, ito po ay ipuntunghayan. Verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi nagmula sa inyo. Ang Diyos ang siyang patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Unang pong grace ang pag-aral natin ay yung tinatawag na common grace. Pag sinabi po natin common, ito po yung parehas tayo na nakakatanggap ng pagpapala. Ito man ay hindi natin hilingin o hingin, ito'y dumarating sa atin. Sabi nga po rito in verse 45, sabi niya, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at mabuti. Una pong bagay ay ang Diyos ay pinapasikat niya ang araw sa lahat. Ikaw man ay masama o mabuti, ang Diyos ay pinasisikat niya ito araw-araw. Hindi niya po ito pinagpapaliban, dahil ito po ay kasama sa kanya pong nilikha at nilalang ang araw. Kaya po sinabi niya, pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabuti. Sa susunod po na phrase, ang sabi niya rito, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Okay, parehas po, diba? Pinasisikat ang araw sa masama at mabuti, pinapapatak ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. This is a common grace. Hindi po ito iisa lang, hindi po sa isang tao lang, o hindi lang sa mga banal, o hindi lang sa mga makasalanan, o hindi, parehas po na nating tinatanggap. Kahit nga pag bagyo, parehas nating tinatanggap. Banal man o makasalanan, parehas pong tinatanggap. Kaya po ito yung tinatawag na common. Parehas po nating tinatanggap na biyaya. Pangalawa pong biyaya or grace, ito po ay tinatawag na saving grace. Ano po ba yung tinatawag? Bakit po saving grace? Kung may common grace, meron namang saving grace. Ito pong saving grace na to, ito po ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon na nakaraan, upang ikaw at ako ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya, ating nga pong basahin dito po sa aklat po ng Epeso chapter 2 verse 8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Yun na po, naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Yun po yung saving grace ng Lord. Hindi po ito
ito po ay pwedeng tanggapin kung sinong gustong tumanggap. Pwede namang hindi tanggapin ng magre-reject. Ito po ay kusang ibinibigay at kaya po ito ay kusa rin tinatanggap. Kaya nga po, ang pagpapala po ng Diyos ay kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Hindi po physical. Ang physical po ay nasisira. Ang physical po ay namamatay, tumatanda, kumukupas. Ngunit po yung espiritu na tinutukoy po dito sa aklat po ng Epeso, iyon po yung kailangang iligtas. Wala pong iba. Kaya po, ang sabi po rito, naligtas kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ninyo, ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa pananalig natin sa Kanya. Kaya po sabi niya, walang dapat magmalaki o magmayabang sa verse 9 na po yun, sa bawat isa. Dahil ang mabuting gawa ng tao ay hindi pwede pong magligtas sa kanyang pong sarili, kundi lamang sa biyaya ng Diyos. Kundi sa pamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya nga po, sa hapon pong ito, nawa po ay naunawaan po natin ang dalawang bahagi ng biyaya. Tinatawag una po in Matthew chapter 5 verse 45 yung common grace. Yun po ay pinapapatak ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Pinasisikat ang araw sa mga matuwid at mga makasalanan. Ang pangalawa, ito po ay tinatawag na saving grace. Sa Epeso chapter 2 verse 8, naligtas tayo hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, naligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ng Amang, ng Diyos Amang banal sa lahat. Sige po, tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, sa banal at ang ila sa lahat, salamat po Diyos sa iyong mga salita na aming po napag-aralan at natunghayan sa araw pong ito. Kayo po ang magpala sa bawat isa at kayo rin po, Panginoon, ang magpala sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy sa aming po mga buhay. Nawa po, O Diyos, ang masalitang ito ay yumabong sa aming po mga puso at mamunga upang, O Lord, ay hindi manakaw ng kaaway sa aming po mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po nga sa aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.